Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa paglutas ng mga suliraning routine at non-routine gamit ang mga datos sa bar graph. Handa na ba kayong makinig? Bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. Iniipon ng nanay ni Nina ang araw-araw na kanyang kinita sa pagtitinda ng turon. Tignan sa graph ang kabuuang kinita ng kanyang ina sa loob ng 5 araw. Para sa katanungan, number 1, tungkol saan ang impormasyong ipinapakita sa graph? Tama, ang kinita sa pagtinda ng turon. Number 2, ilang araw nagtitinda ang nanay ni Nina? Ang tamang sagot ay 5. Number 3, anong araw ang pinakamaraming kinita ng nanay ni Nina? Magkano ang kanyang kinita sa araw na iyon? Ang tamang sagot ay Lunes at ito ay kumita ng 120 pesos. Number 4, anong araw naman ang pinakamaliit ang kanyang kinita? Bakit sa palagay mo kakaunti ang kanyang kinita sa araw na iyon? Ang tamang sagot ay Biyernes. At ang number 5, magkano ang kinita ng nanay ni Nina sa loob ng 5 araw? Tama, siya ay kumita ng 450 pesos. Magagaling mga bata! Ang di-karaniwang suliranin ay maaring gamitan ng isa o higit pang estratehiya o solusyon. Nalilinang nito ang malikhaing pag-iisip upang malutas ang suliranin. Sa paglutas ng mga karaniwan at di-karaniwang suliranin gamit ang mga datos sa bar graph, tandaan ang mga sumusunod. Una, tukuyin ang pamagat ng bar graph. Pangalawa, basahin at pag-aralan ang mga impormasyon na ibinigay sa pahalang o horizontal na linya o axis at patayo o vertical na linya o axis. Pangatlo, gamitin ang angkop na operation o operations ayon sa hinihingi ng suliranin. Narito ang isang halimbawa. Tignan maigi ang graph. Ilang mga bata ang sumagot sa survey? Pagsamahin ang bilang ng mga batang pumili ng kanilang paboritong pasyalan sa Metro Manila. Makikita nyo dito sa graph, ang pamagat nito ay ang paboritong pasyalan ng mga bata sa Metro Manila. At makikita nyo ang mga pasyalan ng mga bata sa Metro Manila. Ito ay ang Rizal Park, Manila Ocean Park, Intramuros, Mall of Asia, Venice, Grand Canal. At sa Rizal Park ay may 40 na bata. Sa Manila Ocean Park ay 60, sa Intramuros ay 25, at Mall of Asia ay may 50, at ang Venice Grand Canal ay 75. Kaya kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, ito ay 250. Ibig sabihin, may 250 na bata ang sumagot sa survey. Anong bahagi ng kabuuan ng binilang ng mga batang paboritong pasyalan ay Mall of Asia? Kung titignan sa graph, ito ay may 50 sa 250 na bata ang paboritong pasyalan ay ang Mall of Asia. Ang ibig sabihin, 50 over 250 o ang katumbas nito ay 1/5. O ang ibig sabihin, isa sa 5 bata ang paboritong pasyalan ay ang Mall of Asia. Number 3, kung kalahati ng batang paborito ang Manila Ocean Park ay gusto rin ang Rizal Park, ilan lahat ang batang may gusto sa Rizal Park? Kung may 16 na batang paborito ay Manila Ocean Park at ang kalahati ng 60 ay 30 at may 40 naman na batang paborito ay Rizal Park, pagdadagdagin natin ang 30 at 40. 30 plus 40 equals 70. Ngayon, gawin natin ang mga sumusunod.
Ang bar graph na ito ay nagpapakita ng bilang ng laruang Lego ng mga bata sa ikatlong baitang. Gamit ang mga datos sa bar graph, kumpletuhin ang pangungusap sa bawat bilang na nasa ibaba nito. Tingnan maigi mga bata ang bar graph. Para sa unang katanungan, si Willy ay may patlang ulit ng dami ng bilang ng Lego kaysa kay Jed. Kung titignan nyo sa bar graph, si Willy ay may 30 na Lego at si Jed naman ay may 15 na Lego. So ilang ulit ang dami ng bilang ng Lego? Tama, 2. Number 2, hinati ni Juan ang kanyang Lego sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay may patlang na Lego. Tingnan natin ulit sa bar graph mga bata. Ang kabuuang Lego ni June ay 45. Kung hahatiin niya ito sa 3 pangkat, ang bawat pangkat ay may, tama, 15 na Lego. Paano ito kinuha? 45 divided by 3 equals 15. Kaya may 15 na Lego sa bawat pangkat. Number 3, pinagsama-sama ng magkakaibigang sina Patlang ang mga kanilang Lego. Ito ay may kabuuang bilang na 75. Sino-sino kaya mga bata ang mga pinagsama-sama ang kanilang Lego at ito ay may kabuuang 75? Tama, si Jed, si Eddie at si Carl. Dahil si Jed ay may 15 na Lego, si Eddie ay may 25 na Lego at si Carl ay 35 na Lego. At kapag pagsasamahin natin ang mga bilang ng kanilang mga Lego, 15 plus 25 plus 35 equals 75. Mahusay mga bata! Number 4, ang patlang na bahagi ng kabuuang bilang ng Lego ay pag-aari ni Eddie. Tama! Ang Lego ni Eddie ay may kabuuan na 25 at ang kabuuan ng buong Lego, kung pagsasamahin natin ang Lego ng 5 bata, ito ay 150. Kaya 25 over 150 o katumbas nito ay 1/6. Nakuha niyo ba mga bata? At ang ikalimang tanong, inayos nila sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga bilang ng Lego mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ano ang magiging ayos ng kanilang mga Lego mga bata? Tama, magiging 15, 25, 30, 35 at 45. Mahusay mga bata! At para sa inyong gawain 1, sagutan ng mga sumusunod at ipasa ito sa ating math classroom. Ang bar graph sa ibaba ay nagpapakita ng mga uri ng libangan ng mga bata. Pag-aaralan ang mga datos sa graph at sagutan ng mga tanong sa ibaba nito. Isulat ang sagot sa patlang. Number 1, anong bahagi ng kabuuang bilang ng libangan ng mga bata ang pagbabasa? Number 2, kung ang mga batang nagbabasketball ay sumali sa mga batang nagsasayaw, gaano karami sila kaysa sa naglalaro ng video game? Number 3, ilang ulit na bilang ang mga batang naglalaro ng video game kaysa sa nagbibisikleta? Number 4, anong simbolo ng paghahambing ang ilalagay sa pagitan ng mga bilang ng batang nagsasayaw at nagbabasa? Number 5, gaano karami ang laman ng may pinakamaraming boto ng libangan kaysa sa pinakakaunting boto? At para sa gawain 2, sagutan pa rin ito at ipasa sa ating math classroom. Pag-aralan at sagutin ang mga tanong na nasa ibaba ng bar graph, isulat ang tamang sagot sa unahan ng bawat bilang. Ang bar graph ay nagpapakita ng survey ng mga bata sa ikatlong baitang tungkol sa mga digital na produktong mabibili sa online. Unang katanungan, anong bahagi ng kabuuang bilang ang bumili ng wallpaper? Number 2, kung ang bumili ng wallpaper ay
at ebook ay bumili rin ng ringtone, ilang bahagi ng kabuang bilang nito. Number 3, ilang ulit ng bilang ang bumili ng wallpaper kaysa sa games? Number 4, gaano karami ang bumili ng games kaysa sa digital na produkto na may pinakakaunting dami ng bumili? At ang panghuli, isaayos ang mga bilang ng bumili ng bawat digital na produkto sa online mula sa pinakamaliit na bilang hanggang sa pinakamalaking bilang. Laging tandaan mga bata, ang isang kapaki-pakinabang na paraan upang malutas ang mga suliranin, karaniwan at dikaraniwan ay ang paggamit ng bar graph. Ginagamit ang isang bar kung kumakatawan sa kabuuan. May apat na hakbang sa paglutas ng mga karaniwan at dikaraniwang suliranin gamit ang mga datos sa bar graph. Una, unawain. Ano ang tinatanong sa suliranin? At ano ang ibinigay na impormasyon? Ikalawa, planuhin. Ano ang operasyon na gagamitin? At ano ang pamilang na pangungusap? Pangatlo, lutasin. Paano lulutasin ang suliranin? At ang pang-apat, balikan at iwasto. Suriin ang sagot at isulat ang tamang sagot. At para sa inyong pangwakas na pagsusulit, sagutan ang mga sumusunod at ipasa sa ating math classroom. Pag-aralan ang graph at sagutan ang mga tanong na nasa ibaba nito. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Ang bar graph ay nagpapakita ng paboritong lasa ng sorbetes ng mga bata sa ikatlong baitang. Narito ang unang katanungan. Kung paghahambingin ang bilang ng mga batang paborito ang lasa ng blueberry at strawberry, ano ang tamang simbolo ng paghahambing ang pwedeng gamitin sa pagitan nito? Number 2, kung ang kalahati ng may paborito ng lasa ng strawberry ay gusto rin ang lasa ng vanilla, ilan lahat ang may gusto ng vanilla? Number 3, ilang bahagi sa kabuuan ang mga batang sumagot sa survey na may gusto ng vanilya? Number 4, gaano karami ang mga bata na mas paborito ang lasa ng strawberry at chocolate kaysa sa lasa ng yum, vanilya at blueberry? At number 5, kung ang mga batang may gusto ng vanilya ay blueberry, ay pagsasamahin ilang bahagi ito sa kabuuang bilang. At diyan nagtatapos ang ating araling ngayong araw mga bata. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat. Paalam!